Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng Salita ng Diyos. Isaiah chapter 26 verse 3. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. The peace of God. Today, introduce ko kayo sa isa pang mahalagang salita sa Biblia. Yung salita pong peace. Ano po? At yung kapayapaan na yan ay may kita po natin sa salitang Hebreo. Ano po na kung tawagin ay shalom. Meaning wholeness, completeness, soundness, health, safety, prosperity. Sa salitang Griego naman po, ang salita pong peace ay Irene. Ang meaning po niyan is to join, tie together into a whole, properly, and whole. Ibig sabihin, ito po yung God's gift of wholeness o pagkabuo sa buhay po ng tao. So, hindi lamang po ang salitang peace ay kumakatawan doon sa salitang pagkakasundo o yung alam natin na kapayapaan. Ano po? Ang peace po para sa Biblia ay kumakatawan po doon sa pagkabuo po ng tao. Wholeness. Ano po? Kaya mapapansin nyo po na even ang mga Hudyo, kapag sila po'y nagbabatian, ano po, ginagamit po nila yung salitang shalom. At doon sa benediction prayer na itinuro ng Diyos kay Moses at Aaron, nandoon po yung mahalagang salita na kung tawagin po natin ngayon ay peace or shalom sa Hebrew po. Sabi po sa Numbers chapter 6 verse 24 to 26, "The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace." So nakita nyo na po kung gaano kahalaga yung salitang peace. Kasi po yung salitang peace po meaning ay pagkabuo ng isang tao. So napakahalaga pala, no po, kaya sabi sa Proverbs chapter 14 verse 30, "A heart of peace gives life to the body." Kapag po punong-puno po tayo ng kapayapaan ng Diyos, maging yung ating katawan po ay malusog, ano po, masigla. Kaya sabi po sa Isaiah 26 verse 3, tinataglay ito ng mga taong may paninindigan sa Diyos. Ano po ibig sabihin? Establish nila sa pag-ibig ng Diyos, sa kanilang pananalig sa Diyos. Sabi diyan, "Because He trusts in you." Ngayon, ito po yung katotohanan na dapat malaman po natin. Hindi po natin masusumpungan ang totoong kapayapaan sa sanlibutan. Ano po? Yan ang sabi ng Panginoon sa John chapter 16 verse 33 na in this world, marami pong troubles. Ano po? Kaya ang mga Kristiyano o yung mga taong nananalig lamang sa Panginoong Hesus ang makakasumpong ng totoong kapayapaan. Ano po? At ito po ay gift sa atin ng ating Panginoong Hesus. Sabi sa John chapter 14 verse 27, "My peace I give you, I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid." Yun naman pala, ano po. Kaya hitang mga tao po'y nananalangin ng world peace hanggat wala silang ugnayan sa Panginoong Hesukristo ay hindi nila masusumpungan ang totoong kapayapaan. Kaya napakahalaga po mga Christians, ano po, sa pag-aaral natin ng Victorious Christian Living, masumpungan natin yung kapayapaan. At yesterday, pinag-aralan po natin yung tinatawag na rest of faith sa pamamagitan ng pananalig natin sa Diyos ay nakakasumpong tayo ng kapahingahan. Gayun din po sa pananalig natin sa Diyos, makakasumpong tayo ng totoong kapayapaan. Kaya uulitin ko po, ano po, ang peace po ay mahalagang salita sa Biblia at ito po ay gift sa atin ng Panginoong Hesus sa ating mga nanalig sa Kanya. Kaya para ma-experience natin yung tinatawag na genuine peace, ano po, sinasabi po yan doon po sa Philippians chapter 4 verse 7, "And the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your mind in Christ Jesus." Unang-una po dapat alam natin yung relationship natin sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung mga tao po na secured, na alam nila sa kanilang buhay na meron silang ugnayan sa Panginoong Hesus, sila'y lumalakad sa
tunay na relationship with our Lord Jesus Christ, secured po ang puso niya. Ano po, sa panahon natin ngayon, ano po, nakakatakot yung nagaganap sa paligid natin. May banta po ang mundo ng mga digmaan, kalamidad, at kung ano-ano pa nangyayari po sa paligid natin ngayon. Yung mga bagay na kinatatakutan po ng marami, lalo na yung nagaganap na posibleng pagmulan ng digmaan sa ating pong bayan. Dagdag pa dyan ito pong climate change na na-experience natin ngayon po, itong sobrang init. Ano po, kaya ako noon nagtatanong ako, sabi ko sa sarili ko noon nung binabasa ko ang Biblia, saan manggagaling yung matinding init, ano po, na sisira sa mundo? At yung pala, ito pala yung magiging epekto lamang ng climate change. Ano po, so napapansin nyo na po, unti-unting nangyayari yung mga prophecy na nasa Biblia, nagaganap sa paligid natin. Pero alam nyo po, sa kabila po ng lahat ng yan, tayo po ay makikapayapaan sa ating puso kung tayo po ay secured sa ating relationship sa Panginoong Hesukristo. Yun naman ang gusto ng Panginoon. Ano po? Kaya masusumpungan po natin siya in the midst of the storm. Kaya alam niyo po, hindi mahalaga, ano po, kung ano yung nangyayari sa mundong ito. Ang mahalaga ay meron kang secured relationship in Christ Jesus. Kaya ito yung panahon na dapat magpakalalim tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Ano po? At hindi na po tayo lalayo pa sa Kanya. Kasi ang mundong ito, hindi yan mag-o-offer ng totoong kapayapaan. Laging temporary lang o panandalian. Pero ang Panginoong Jesus, kahit magulo ang mundong ito, bibigyan niya tayo ng kapayapaan sa ating puso. Mangalawa po, mapapansin niyo po na kapayapaan ino-offer ng Panginoon na susumpungan kung tayo po inananam palataya. Kung naalala niyo po yung babaeng gumaling dun sa Mark chapter 5 verse 34, ito po yung sinabi sa kanya ng Panginoon, "Daughter, your faith has healed you." Ang nagpagaling po sa kanya ay yung kanyang pananam palataya. Malinaw po dyan. Ano po? At ang sabi ng Panginoon, go in peace. No? Bakit dadagdag pa ng Panginoon yung salitang peace? Kasi po, makikita natin doon sa kasunod na sinabi ng Panginoon. Ang sabi niya, and be freed from suffering. Pagod ka na ba, kapatid? Sa dami ng mga suffering sa pinagdadaanan mo sa buhay, you need God's peace. Masusumpungan mo yan sa pamamagitan ng pananampalataya. Mahalaga po yung faith. Pangatlo, ma-experience mo yan in prayer. Yun po yung sinasabi ng Philippians chapter 4, verses 6 to 7. Kung ikaw ay laging nananalangin, ang peace of God ay maghahari sa iyong puso. Parang sundalong nagbabantay o mga sundalong nagbabantay sa iyong puso, ano po, at hindi ka matatakot kasi alam mo na secured ang iyong buhay sa Panginoon. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning!